on, guys! Welcome back to my channel. It's me again. Okay, Varanam. To always remind you to keep improving and motivated. So, dahil usong-uso ngayon yung kababalaghan, katatakutan, so naisip kong maggawa ng vlog about sa personal experience ko nung nasa Pinas pa ako. Hoy, bago kayo mag-skip ng video, kinig naman kayo sa kwento ko. Talagang may sense to, guys. Promise. Huwag lang muna kayo. Huwag muna tayo ng katatakutan. Nangyari to noong katapos ng Yolanda. So, kung sa mga nanonood dyan na hindi alam yung hindi taga Tacloban, may super typhoon po sa Tacloban, which is yung Yolanda. Afternoon, nasira kasi yung bahay namin. So, nagrenta kami ng parang bahay din siya. Renentahan namin while wala pa kaming bahay ng panahon na yun. So, yung mga first month niya, yung hindi pa ako nakaka-feel ng kahit anong something-something dun sa bahay na yun. Kapatid, yung kuya ko at yung ate ko, same sila sa nakikita sa bangungot nila. So, one time, galing ako sa work. So, naisipan kong umidlip sa sala. So, talagang tandang-tanda ko pa kasi talagang nakakatakot yung experience ko na yun. Yung kuya ko nasa kusina, tapos ako nasa sala. Hindi naman siya masyadong malayo yung gap. Hindi naman kasing ganun kalaki yung bahay na yun. So, alam kong nandyan lang yung kuya ko. Tapos, ayun na nga. Humiga ako sa sofa. Imagine niyo yung position ko sa paghiga is like sideways ba, parang ganito. So yan. So nag-start na akong kumikit ng mata. So mga after like 10 minutes na nakapikit yung mata ko, na-feel ko na parang may nakaakap sa likod ko. Talagang feel ko talagang may nakaakap sa likod ko, guys. Habang nakaakap siya sa akin, na-feel ko yung hininga niya sa batok ko. Talagang yung basta feel ko yung akap niya tapos yung hininga niya sa batok ko. Hininig na yung balahibo ko. So, ayun. Tapos, habang nakaakap siya sa akin ng ganito, sabi niya sa akin, "Mama mo ako," sabi niya. Tapos, nung sinabi niya yun, tiningnan ko yung kamay niya. Kasi yung mama ko, may birthmark sa kamay niya sa bandang dito. So, tiningnan ko, tapos walang birthmark. Nung nakita ko yung kamay niya na walang birthmark, nagpanik na ako. Tapos, yung feeling na gusto mong sumigaw, gusto mong tawagin yung kuya, gusto kong tawagin yung kuya kung na nasa kusina lang. Pero parang kahit anong gawin ko, hindi ako makasigaw. As talagang nafe-feel ko na namamaos na ako, pagod na ako sa kakapiglas. Nung sinabi niya mama niya, mama ko siya, tapos na-confirm ko na hindi siya yung mama ko. So, kahit hindi ko siya makita sa likod ko, sabi ko, hindi ikaw yung mama ko. Nung sinabi kong hindi ikaw ang mama ko, parang nagalit siya, guys. Mas humigpit yung yakap niya sa akin. Tapos, yung kamay niya parang nag-iiba na. Parang nag-iiba na yung ano, yung kamay niya. Parang yung imagine niyo yung ganito yung itsura niya. Yung itsura. Tapos, talagang natakot na ako kasi gusto kong makita yung mukha niya. So, habang papahigpit yung akap niya sa akin, ginin na grab ko yung kung anong mag-grab ko sa kanya sa likod ko. Either yung buhok niya, yung kamay, yung braso niya, kahit ano, basta gusto ko lang makita yung mukha niya. Nung mahawakan ko yung buhok niya, siyempre chance ko nang makita yung mukha niya eh. Lumingon ako sa kanya. Sorry guys, nagulat ba kayo? Pasensya na po. Po, happy Halloween! Pero biro lang po, talagang totoo yung experience ko na yun. Dinagyan ko lang ng twist since Halloween naman po, kaya pagpasensyahan nyo na ako. Bigyan nyo na lang ako ng chance na matakutin kayo. So, kunento ko rin yan sa mama ko.
Tapos nakakalaunan lang kasi curious kami kung ano ba talagang meron sa bahay na yan. Kasi hindi lang kasi ako yung nakaka-feel ng kababalaghan doon. Yung kuya ko, yung ate ko, nakaka-feel din ng kababalaghan doon. So, tinanong namin yung neighbor namin. Sabi niya, yung nakatira daw dyan, isang ina na may mga anak, tapos iniwan daw siya doon. Tapos doon na ata siya namatay sa bahay na yun. So, baka feeling niya na mga anak niya kami na nakatira doon sa bahay na yun. So, kaya baka nagpaparamdam siya. So, yun. Pasensya na po kung natakot ko kayo. Bawi na lang po tayo sa next na manonood. Kaya wag po natin i-spoil sa comment section. So, anyway guys. Happy Halloween! Kung nagustuhan niyo po yung video ko, don't forget to like and subscribe to my channel. See you sa next vlog ko. Bye!